guys! Welcome to my channel. So for today, ang pag-uusapan natin ay para sa mga mommies na buntis ngayon. And I will share with you kung ano yung mga natutunan ko sa hypnobirthing na pwedeng makatulong din sa inyo na maging mas mabilis or mas madali yung panganak ninyo. Okay? So in this video, ang pag-uusapan natin, mommy, are yung two na very effective, necessary hormones na kailangan ng isang mommy sa kanyang panganganak. Etong hormones na ito, mommy, scientifically proven necessary during childbirth. Okay, so pag-uusapan natin kung paano mo matutulungan yung katawan mo para ma-produce mo yung mga hormones na ito, and kung ano yung nagagawa ng hormones na ito, ano yung disadvantage pag kulang ka sa hormone na ito, ano yung advantage niya sa'yo, okay? So, before that, mommy, disclaimer lang po tayo ha, I am not a doctor po. Lahat na magpag-usapan natin are just based from my experience and kung ano yung mga ibang na-research ko po. It's still best for you to consult your doctor. So, in my channel po, lahat ng mga sinashare ko based from my experience bilang first-time mom as a wife and mostly mommy's delivery. Okay? So, next, mommy, pag-usapan na natin. Una sa lahat, oxytocin. So, oxytocin, isa sa very essential na hormone na kailangan natin, mommy, kapag ka manganganak na tayo. Dahil ang oxytocin, mommy, ay nakakatulong siya para maging mas effective yung mga contractions ni mommy habang nanganganak siya. So, yung contractions na yan, mommy, alam nyo, very necessary yan. Kasi, ito yung kapag ka magta-tighten up yung mga muscles mo, ganyan, para makatulong, para ma-squeeze down, palabas si baby mo. So, yung contractions na yan, very necessary yan, mommy, kapag ka manganganak ka na. So, para maging mas effective ang contractions mo, kailangan mo ng hormone na oxytocin. Now, mommies, kapag very low ang level ng oxytocin mo, ang magiging negative na side effect nito ay pwedeng mag-stop yung labor mo. Next naman, mommy, kapag ka after mong manganak, ay pwedeng magkaroon ka ng excessive na bleeding after childbirth, which is very not good, dangerous to para kay mommy. So, yung mga complications na pwede mong maranasan kapag ka very low yung level ng oxytocin mo, mommy, pwede rin mag-result into yung pag-deliver mo ng cesarean, ganyan, or pwede rin na kailangan i-epidural ka na nila dahil hindi mo na nga kinakaya, ganon. Which is, later on, pag-uusapan natin, may pwede rin maging disadvantage ang paggamit ng epidural. So, pero later, pag-uusapan natin yon. Now, mommies, going back to oxytocin. So, necessary talaga yon para matulungan mo yung sarili mo na maging mas madali yung panganganak mo. Para matulungan mo yung sarili mo na mag-produce ng oxytocin, believe it or not, mommy, it is very easy. Kailangan lang maging kalmado ka. Siguro, iniisip nyo, very easy. Hindi naman very easy yun. In pain ka na, tapos very easy ang sasabihin mo. But, no, mommy, siguro nasa mindset lang talaga natin. Kung minsan, or most of the time, kung ano yung mga finifeed natin sa utak natin, nagmamanifest yon sa atin. Kung ang mga kwento na naririnig natin ay puro negative, puro ang sakit, mga anak, grabe, ang sakit mag-labor, ganyan. Talaga, siguro, by the time na manganganak ka na, yun ang ine-expect mo, yung sakit na yon. Pero, mommies, ito ang sasabihin ko sa inyo, yes, it's true, super sakit talaga ang magkaroon ng contractions habang nanganganak ka. Pero mommy, alam niyo ako, maraming paraan para matulungan mo yung sarili mo na ma-endure mo yung pain na yan. Which is, I myself, napatunayan ko na effective talaga siya. Plus, if you have watched my other videos dyan, marami, basahin yung mga comment section, ganyan. May mga mommies na nag-prove talaga na sinubukan din nila at nag-manifest din sa kanila. So, paano mo matutulungan yung sarili mo na na ma-ease yung mga pain na yan? It is very easy. It's just by means of being calm. Kasi mommy, yung pagiging kalmado ay nakakatulong sa iyo na yun nga, mag-produce ka ng oxytocin. Plus, when you are in pain, mommy,
you can also endure that one by means of proper breathing techniques. Yung breathing technique na ginamit ko nung buntis ako was yung deep breathing, deep breath in through your nose and out through your mouth. So, every time na magkakaroon ako ng contraction, mommy, yun talagang ginagawa ko, yung ganon. Just calmly breathe it in and out, mommy. And matutulungan mo talaga yung sarili mo na mag-go through ang bawat contraction. Kasi, mommies, alam nyo, kapag manganganak tayo, hindi naman dere-derechong masakit yan. Siguro nag-overlap na lang dahil during the time na dinanas mo yung contraction na yon, hindi mo siya na-manage ng maayos. Kaya parang hindi ka pa nakaka-recover dun sa isang contraction, ayan na naman, paparating na naman yung isang contraction. Kasi nga, mommies, kapag manganganak tayo, ang contractions natin become longer, stronger, and more frequent. So, ibig sabihin nun, hindi tuloy-tuloy. Yun nga lang, nagiging longer siya, nagiging stronger siya, at nagiging mas frequent siya. So, ibig sabihin doon is meron kang rest time. So, sa rest time na yun, mommy, kailangan tulungan mo yung sarili mo na makarecover by means of deep breathing and being calm. Kasi, mommies, if you are calm, mas matutulungan mo yung sarili mo na makapag-produce ng mga necessary hormones na like oxytocin and later on endorphin. Pag-uusapan natin paano yun, naman ano yung may tutulong ng endorphin. And also, mommies, alam nyo, kapag hindi tayo kalmado, nagkakaroon tayo ng cycle sa panganganak natin, which is yung fear, tension, and then pain. Paikot-ikot lang yan. So, FTP, natutunan ko to sa hypnobirthing. If there is fear, there is tension, and there is pain. Kung takot ka, maninigas yung mga muscles mo, which is hindi magiging effective yung contractions mo, and as a result, mas lalo mo mafe-feel yung pain, hindi mo mamamanage yung pain. Pag hindi mo na-manage yung pain, takot na takot ka dahil feeling mo mamamatay ka na. Ganon. So, paikot-ikot lang yon. Fear, tension, pain, fear, tension, pain. So, hindi talaga pwedeng yun ang mag-cling tayo dun sa klase ng cycle na yon. This time, mommy, pag-usapan naman natin yung susunod na hormone na kailangan mo kapag ka manganganak ka na is yung endorphin. Yung endorphin na hormone na ito ay yung tinatawag nilang happy hormone. Yung isa naman, yung oxytocin, love hormone. Kasi yon, nire-release mo yon kapag nagme-make love kayo. Tapos, nare-release din yon kapag ka, yung manganganak ka na. Kapag nagpapadede ka, yun, love hormone, yung oxytocin na yan. Ngayon, yung endorphin naman, very essential din siya sa panganganak natin dahil ito ang nakakatulong sa atin para man-manage natin ang pain habang nanganganak tayo. Kasi ang endorphin, ang naitutulong niya sa atin ay it gives us that parang happy feeling of euphoria, ganun daw yung feeling na binibigay sa atin ng endorphin. Ang endorphin, mommy, nakakatulong sa'yo para maging mas in control ka sa process of your childbirth kasi tinutulungan niya isang mommy na ma-manage ang kanyang stress or pain level habang nanganganak siya. Now, mommies, kapag ka low yung level ng endorphin mo kapag nanganganak ka, is ang result nun, pwedeng, yun nga, dahil ramdam na ramdam mo yung pain, hindi mo ma-manage yung pain, kakailanganin mo na mag-resort into yung epidural. So, dito na pumapasok yung sinasabi ko sa inyo, mommy, na unfortunately, kapag ka nag-epidural daw ang isang mommy, unfortunately, mas low yung pag-produce niya ng endorphin. So, as a result, hindi siya masyadong nakakatulong dun sa ibang mommies. I have a friend na nag-epidural siya. Nung nag-epidural siya, mommy, alam nyo, sinabi niya sa akin na useless yung epidural sa kanya kasi naramdaman pa rin niya yung sakit nung panganganak niya. And actually, na CS pa rin siya. So anyway, mommy, mas matutulungan mo yung sarili mo na mas ma-enhance mo yung katawan mo na mag-produce ng endorphin level by means of being relaxed. So see, mommies, kailangan lang natin talaga maging relaxed. Matutulungan talaga natin yung sarili natin. Being relaxed and keeping a peaceful environment. Kasi ang peaceful environment, mommy,
malaki ang may tutulong niya sa pag-manage mo ng fear, ng pain, ganyan. Imagine mo na lang, mommy, kapag nanganganak ka, tapos napakarami mong bisita around you. So, imbes na very focus ka sa pagtulong sa katawan mo by being relaxed, listening to breathing affirmations, trying to breathe, deep breathe, habang nagkakaroon ka ng contractions, eh, versus yung napakarami mong visitors or may kasama ka nga na tanong ng tanong sa'yo, o ano, okay ka lang ba? Yung kumbaga kinakabahan, ganyan. So, ang mangyayari doon, mawawala ka dun sa focus, mawawala yung concentration mo sa pagtulong mo, sa katawan mo. Kaya, I suggest mga mommies na kapag manganganak na kayo, kausapin nyo yung mga magkakasama ninyo. Na sana yung makakasama nyo, kalmado lang din siya para ma-rub on niya sa'yo yung positivity. Pangalawa, dapat subukan mo rin na makinig sa mga breathing affirmations. Ako noon, mommies, alam nyo, nung time na nagli-labor ako, very kalmado ako, nakikinig ako ng breathing affirmations habang nakaluhod ako, tapos nagdi-deep breathing ako. In fact, ito, paulit-ulit kong sinashare to sa mga vlogs ko. In fact, yung sister ko, alam nyo, hindi niya ine-expect na ganon ko kinaya yung labor ko. Kasi ako, I'm known for, sa family namin, I'm known for very low yung tolerance ko sa pain. Pero thanks to hypnobirthing, kasi natutunan ko yung significance ng pagiging relaxed, kung anong magagawa sa'yo ng pag-deep breathing, ganyan, kung paano mo matutulungan yung sarili mo habang in pain ka, malaking bagay yung meron kang confidence na, ah, okay, kaya ko. Ah, okay, hindi pala tuloy-tuloy yung pain ng contraction. So, ibig sabihin, may rest time ako. So, pwede kong matulungan yung sarili ko na mag-rest at saka mag-gain back ko yung lakas ko kapag na lagpasan ko yung contraction na ito. So, ganon. Yun yung mga nasa isip ko nung time na nagli-labor ako. So, mommies, I am telling me sa inyong lahat, kayang-kaya nyo din na magkaroon ng positive na panganganak. Tulungan nyo lang yung sarili nyo na ma-produce ninyo itong dalawang hormone na ito sa inyong panganganak. And you will have a very big chance to have a positive labor and delivery. Now, mommies, kung nag-CS man kayo because of unfortunate na mga circumstances, it does not make you less of a mother. Always remember, as long as natulungan mo yung sarili mo, you did your part, then that's all that matters. And also, as long as safe kayong dalawa ni baby, okay? So, mommies, I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. Always remember to think positive, okay? And choose to empower other mommies. I wish you well, mommies!